Hinahanap pa raw po ng pulisya yung orihinal na kopya ng video ng walang awang pamamaril ni Staff Sergeant Jonel Nuescas sa Maginang Gregorio sa Tarlac. Ang orihinal na video kasi ang kailangan para magamit bilang ebidensya. Nag-aalanganin din daw tumistigo ang ilang nakasaksi sa krimen. Nakatutok live si Emil Sumangi. Emil. Mike, nananatili rito sa lockup cell ng Paniki Municipal Police Station si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Walang lumabas na commitment order kaya hindi pa siya naililipat ng kulungan. Narito ang mga larawang ibinigay sa GMA News ng Paniki Tarlac Municipal Social Welfare Office. Nang isa lang nila sa tinatawag na psychosocial intervention at counseling, ang mga menor de edad na nakakita ng barilin ng pulis na si Staff Sergeant Jonel Nuesca, ang mag-inang sina Sonia at Frank Anthony Gregorio. Kasama sa maigit 10 menor de edad na sumailalim sa intervention ang mga kaanak ng mga biktima na kumukuha ng video ng pamamaril at ang dalagitang anak ng pulis na suspect. Sila po ay na-trauma at nagkaroon ng kalungkutan. Kahapon sa pagdalaw rito ni PNP Chief Debold Sinas, sinabi niyang pinaplantsa na niya ang mga ihahaing ebidensya laban kay Nuesca para tiyaking hindi na ito makakalabas ng kulungan. Ayon kay Sinas, dapat orihinal na kopya ng cellphone video ang maisumitin nila sa korte bilang isa sa mga ebidensya. Pero hanggang ngayon, hindi pa raw ito isinusumite sa kanila. Pati raw ang ilang nakasaksi, nag-aalinlangan daw tumestigo. Kakausapin pa namin yung ibang witness doon sa video. No? Kasi ang yung sa video ay gagawa namin ng paraan na sana i-accept yun as an evidence. So pag na-accept yun as evidence, malakas talaga yung kaso against sa kay Police Staff Sergeant Jonel Nuesca, no? Kasi sa ngayon, hindi na-offer pa yun ng, as evidence dahil yung kumuha at saka may-ari ng video ay parang alanganin pa. Ayon kay Mang Florentino, asawa ni Nanay Sonia at ama ni Frank Anthony, hanggat hindi pa nalilipat ng kulungan mula sa Paniki Police Station si Nuesca, mananatili ang kanilang kaba. Yung iba sigurado nag-aalangan, ang sigurado hindi mag-aalangan yan pag nasa ano na talaga sa pigitan na yung suspect, talagang nandun na. Kahit ako ba, pag nandun na, panatag na yung mga anak sigurado. Maghapong nagantay na commitment order mula sa korte ang pulisya pero walang dumating. Nananatili si Nuesca sa lockup cell ng police station. Yung mga ordinary person deprived of liberty sa custody namin, the same din sa kanya. So, no VIP treatment. Yung selda niya, hindi nakahiwalay. Sama-sama sila lahat. Yung dalaw, parehas din ang schedule. Kanina, sa Burol na Magina, dumating ang mga taga-Kapitolyo ng Tarlac para magsagawa rin ng counseling sa mga menor de edad na nakasaksi sa krimen. Nakausap po namin sila kasama po ng, ano, ng mental health team po ng Tarlac Dag Recovery Clinic po. So far po, hindi po nakakatulog po masyado yung pamilya, mga members ng family. Hindi po sila masyado nakakatulog kasi syempre, sa nangyari nga po. Pero ganun pa man po, kinausap po namin sila, binigyan naman po namin sila ng initial intervention po. Hindi lang po sa biktima, we're going to provide support for both parties or kahit po sino pang mga kailangan. Nangako ang mga ahensya ng pamahalaan, hindi nila pababayaan at ipagpapatuloy nila ang pagmonitor sa kalagayan ng mga batang nabilad ang kaisipan sa isang karumal-dumal na krimen. Mike. Maraming salamat, Emil Sumangil.